nabuhay raw ng lumabas sa isang resort sa Antipolo ang lahat ng miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity noong 19 ng Pebrero. Ayon po yan sa isang saksi na hawak ngayon ng pulisya, nakatutok si Ian Cruz. Dumating sa Antipolo Police ang dalawang pinsan ng hazing victim na si Marvin Reglos. Nagahain sila ng reklamo kaugnay sa pagkamatay ng pinsan si Marvin sa kamay na umano'y sinaliang Lambda Rho Beta Fraternity. Para tutukan na rin po nila yung kaso at sila mo naman po ay natutuwa doon sa development at sa mga ginawa po ng pulis ng Antipolo City na hindi po tumigil sa paghahanap ng mga ebidensya. Dumating din sa hitila ng tatlong saksi ng pulisya upang magbigay linaw sa insidente. Hindi kami pinayag ng makapanayman tatlo sa harap ng kamera para raw ito sa kanilang seguridad. Pero ayon sa isang saksi na nakausap namin, buhay ang lahat ng mga taong lumabas ng Gillian's Resort bandang alas 7 ng umaga ng February 19. Sa record naman ng Onciano Medical Center, alas 3 ng hapon din na si Marvin doon o 8 oras matapos silang lumabas ng resort. Ayon sa police, paglabas sa resort, sa isang lugar dito sa Antipolo City, nagka-problema kay Marvin. Nagpapahinga sila sa isang bahay, di ba? Yung mga kamag-anak nila, di ba? Nagpapahinga sila doon. Doon na yun, ano yun, doon na inatake yun. Sa impormasyon na karating sa abogado ng pamilya Reglos, sa isang bahay sa Antipolo muna din nila si Marvin mula sa resort. Ang isang neophyte naman na kasama ni Marvin sa initiation nasa dorm daw malapit sa San Beda College. Ang isa pa, di pa raw natukoy kung saan nadala matapos manggaling sa resort. Nauna na nasampa ng kasong murder in relation to anti-hazing laws si na Eric Castillo at Boji Babiyap na pawang arestado. Kumigit kumulang 20 katao pa raw katilang na mga kasalukuyan at mga dating namumuno sa fraternity ang posibleng masampa ng kaso. So para ho ngayon may bibigay ko numero sa inyo mas marami po sa inaasahan ng iba. Sa isang statement naman na inilabas ng San Beda College, sinabi nito ang bukod sa pagtulong sa pamilya para makamit ang justisya, sinisiguro raw nilang gumagawa sila ng paraan para hindi na maulit ang mapait na sinapit ng kanilang estudyante. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.